What's up mga karabit and welcome back again to my YouTube channel. Ayan, so for today's vlog nga ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung dapat natin gawin kapag yung donga natin na pinakasta ay umabot na ng 35 to 36 days or mahigit isang buwan na pero hindi pa rin to nanganganak and wala kayong nakikitang sign na buntis to, hindi siya nagninesting or hindi siya nag-aakot ng mga dayami or mga tuyong damo doon sa loob ng nest box niya. So yan yung pag-uusapan natin kasi last week lang is merong nag-comment sa mga karabit natin na ano daw yung gagawin kapag yung ano yung gagawin kasi yung rabbit niya nga na daw is 36 days na pero hindi pa rin nanganganak. Kaya naisipan ko gawanda ng vlog para nga is magkaroon kayo ng idea. Pero yun, bago nga tayo magsimula ay kung bago nga lang kayo sa channel ko at hindi pa kayo nakakapag-subscribe ay mas okay kung mag-subscribe na kayo at syempre click nyo na rin yung bell, yung kauna-unahang bell para ma-notify kayo palagi pag meron akong bagong upload na video dito. At kung meron nga kayong mga tanong ay comment na lang kayo kasi nare-replyin ko naman yan pag may free time ako mga karabit. At syempre bago natin simula yung vlog natin ay shoutout muna tayo. At shoutout nga sa karabit Dave Yambao, karabit Camille Castino, karabit Riti Maki ng Pavia Iloilo, karabit Tranquilino Darantinao Jr., karabit Ashley Cruzat, karabit Loverly Planilo, at sa Love Backyard Rabbitry. Shoutout din sa Flor de Lis Backyard Rabbitry ng Iba Sambales. Shoutout din sa Kaoka Backyard Rabbitry ng Season Pangasinan. Shoutout din sa karabit Patrocenio de la Cruz Jr. ng Mindanao, Zamboanga del Sur. Karabit JCS Chance at kay karabit Jared Chrysler Mina. So ayun nga mga karabit, sa mga bago nga sa channel ko at sa mga karabit natin dyan na babago pa lang na nag-aalaga ng rabbit or nagsisimula pa lang magparami ng rabbit. So yung pagbubuntis nga ng mga rabbit natin ay umaabot lang siya ng 31 days or isang buwan. So ganun lang kabilis mga karabit yung pagbubuntis ng mga rabbit natin. So, for example, nag-breed kayo ngayong May 6. For example, mga karabit, May 6 kayo nag-breed. So, ang expected na panganganak niyo dapat ay June 6 to 7. So, kapag yung rabbit nga natin ay umabot ng 36 days or 35 days, so, may possibility na or posibilidad na hindi to buntis. Kaya yun, mas okay talaga kung matututunan natin na yung pagkapa or yung pagpalpate mga karabit. So, meron nga akong vlog niyan. So, check nyo na lang after nitong vlog natin kung paano yung pagkapa nung mga rabbit natin para malaman nga kung buntis nga ba to or hindi. So, yung pagkakapa nga is pwede nyo na itong gawin sa ika 15 to 20 days na pagbubuntis ng rabbit natin. So, sa ganyang araw mga karabit is malalaman na natin kung buntis nga ba yung rabbit natin or hindi. Pero ayun dito, share ko lang pala sa inyo mga karabit based na rin sa experience ko dito. So, may nanganak ako ditong rabbit na si Amara ata yon. So, hindi ko na alam kung sino yung doe ko na yon na nanganak sa ika 33 days niya. So, first time yung nangyari dito sa akin na may nanganak ng ganun. Kasi kadalasan talaga ng mga rabbit ko dito is 30 to 31 days is nanganak na sila. Pero yun, merong sa ibang mga tao, mga ibang breeder is naka-experience sila ng
35 days bago ng anak yung rabbit nila. So, kapag ganun, na for example, kinapaan nyo yung rabbit nyo na 33 to 35 days na buntis, tapos meron kayong nakapa sa loob ng tiyan, pero hindi pa rin siya nanganganak. So, ang ginagawa ng ibang breeder ay tinuturukan nila to ng gamot. At yung gamot nga na yun, mga karabit, ay yung oxytocin or yung pampahilab. So, yung pagtuturok naman niya ng oxytocin ay sa bandang hita, sa muscle nung mga doe natin. So, magtuturok lang kayo kapag sure or sigurado kayo na merong laman yung tiyan nung rabbit nyo na 33 to 35 days ng buntis. So, kapag wala nga, pag hindi kayo sure na merong laman, mas okay kung wag kayong magturo kasi stressful din sa rabbit natin yung ganitong gamot. Kasi imagine, wala ka namang ilalabas pero iri ka ng iri. So, pwedeng ma-stress yung rabbit nyo kapag nagturo kayo ng gamot na to, tapos hindi naman pala buntis. Kaya mas okay kung kapain nyo ng maayos at mas okay kung pag-aralan nyo yung palpation or yung pagkapa. Tapos, kung magtatanong kayo kung ilang cc yung ituturok nyo is, ano lang, 0.5 cc lang yung ituturok nyo na gamot. Tapos, kapag buntis talaga yan, mga ilang minuto lang is ilalabas niya yung mga kits kapag buntis. Pero kapag hindi yan buntis, kahit syempre kahit anong iturok nyo dyan, is hindi talaga yan, wala talagang ilalabas yan. Kaya yun nga, mas okay talaga kung malaman nyo or matutunan nyo yung pagkapa, mga karabit. At ayun nga, mga karabit, so ano nga ba talaga yung gagawin natin kapag umabot na to ng 36 days tapos hindi pa rin siya ng anak? Tapos, ayun, sabi ko nga sa inyo, kapag umabot yan ng 36 days, ay hindi yan buntis. So, ang gagawin mo na nga ay, pwede mo na to agad i-breed or pakastahan sa back natin. So, pwede na, mga rabbit. So, hindi mo na siya ipagpapahinga ng 10 days. So, diretso na salang agad sa breeding yung mga rabbit natin na nag-false pregnancy or hindi nagtuloy yung pagbubuntis. Tapos ayun nga, mga rabbit, kapag na-breed nyo na yung doe nyo na hindi nagtuloy yung pagbubuntis, so make sure lang na nailista nyo yung petsa kung kailan nyo siya breed ulit para yun nga, hindi nyo makalimutan kung kailan nga ba talaga itong manganganak. Tapos para sa ika 10 to 15 days ay makakapa nyo na or ma-schedule na kayo ng pagkakapa. Pero ayun, kapag yung rabbit nyo naman ay hindi nagpakasta, so ang gawin nyo na lang muna ay araw-araw nyo i-check yung kanyang ari or yung vulva nung doe natin. Kasi sabi ko nga sa inyo ay araw-araw po yan nagbabago yung kulay niyan. So kapag na hindi nyo na-check tapos nagkulay pula na to purple tapos hindi nyo agad na-breed, so kinabukasan panibago na naman, so baka hindi ilad siya magpa-breed. Kaya yon, mas okay talaga kung araw-araw nyo i-check yung ari ng doe nyo para hindi kayo malilipasan. Tapos ayun, mga karabit, yung pwede nyo pang gawin ay pwede nyo pagpalitin ng kulungan yung doe at back nyo magdamag. Tapos yun nga, kinabukasan try nyo tong i-breed kung magpapa-breed na siya. So, ginagawa ko yan dito minsan and okay naman siya. Kaya yun, sinishare ko lang din sa inyo yung mga ginagawa ko dito. At ayun nga, mga karabit, hanggang dito na lang yung vlog natin. At sana ay meron kayong napulot na konting idea. At ayun, see you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping.